Tito Money Vlog, Miguel Love shout out. Good afternoon, mga hermano at hermana. Ito po si Tito Money Vlog. Yan po, napanood po natin na ano, na galit si Bobby TV 140 na high blood. Dahil po dun sa isang nag-comment na si ano daw, best friend Italy. Ito naman po ang comment ko. Eh, bago naman po tayo mag-comment ng hindi maganda, eh sana po panoorin natin mabuti at subaybayan po natin kung ano po talagang mga ginagawa ng mga kasama ni Kuya Val Santos ng mga charity vlogger. Tulad po ni Bobby 140, yan po ay hirap na hirap. Kasi kung mapapanood nyo po, yan ay nagdadrive pa ng truck at nagdi-deliver ng mga materyales. At saka hindi po yan gumagalaw ng hindi po alam ni ano ni Kuya Val Santos Matubang. Kita nyo nga po eh, sabi nga po nung asawa niya, eh, miss na po niya. Pero ang sabi po ni Kuya Val Santos Matubang eh, hihiramin niya muna kasi nga po walang driver yung truck. Eh, kaya po dapat bago po tayo mag-comment, eh, panoorin nyo mabuti na kung ano pong ginagawa dyan ng mga charity vlogger. Eh, nakita naman lang po natin ay sila po ay katulong ni Kuya Val Santos Matubang upang mapaglingkuran. Ah, mga voluntary lang po yung mga yan eh. Para makatulong sa mga mahihirap. Di po ba? At ang kanilang ginagawa ay napakahirap dahil may mga pamilya din po yung mga yan pero sila po eh nandoon sa daet kasi sa dahilan po na gusto rin po nilang makatulong kagaya ni Kuya Val Santos Matubang. Kaya bago po tayo mag-comment eh panoorin muna po natin mabuti ang ginagawa ng mga vloggers na ito. Sa tingin nyo po ba eh, gagalaw ang mga ito na hindi alam ni Kuya Val Santos Matubang? Siyempre hindi po yung gagalaw na hindi alam ni Kuya Val Santos Matubang. Una-una, doon po sila nakatira ngayon kay Kuya Val Santos Matubang. Pangalawa, eh, siyempre si Kuya Val Santos Matubang ang parang superior nila. Kaya, bago po tayo mag-comment ng hindi maganda, eh, panoorin po natin mabuti ang ating ang mga ginagawa nila. Hindi po yung comment lang po tayo ng comment. Isa pa eh, hindi naman natin alam kung talaga ang kanilang mga ginagawa doon. Basta na lang po tayo comment ng comment. Di po ba? Kaya, bago po tayo mag-comment, isipin po natin mabuti. Hindi po yung tira lang tayo ng tira. Kasi kawawa naman po yung mga yan eh. Sipin nyo po yung mga nagbo-volunteer po yun. Oo nga po, nagbo-vlogger sila. At na gumagawa din sila ng mga content. Pero, yan po lahat eh may bas-bas ni Kuya Val Santos Matubang. Yung mga ginagawa nila. Yan, natural lang na mga high blood po itong si Bobby 143 kasi hirap na nga naman sila. Nag-delinkod sila na para sa mga mahihirap. Tapos, ganyan pa, ibabas nyo pa ng walang, para bang wala silang ginagawa. Okay lang po na maging tagahanga tayo ni Kuya Val Santos Matubang, pero bigyan din po natin ng limitasyon yung ating mga sasabihin sa mga kasamahan niya. Kasi, nakakasakit naman po na ganyan ang mga comment natin na mas nauna pa sila mag-vlog kasi Kuya Val Santos Matubang. Eh, hindi naman natin alam kung sila po eh may bas-bas ni Kuya Val Santos Matubang na pumunta doon at mag-vlog sila. Di po ba? At saka okay lang naman po kung mag-vlog sila kasi mga kasamaan po sila ni Kuya Val Santos Matubang. Di po ba? Okay lang naman yun. Isa pa eh, isa sila sa mga tumutulong sa mga mahihirap. Di po ba? Kaya, relax lang. Bobby TV 143. Relax lang kasi baka ma-high blood tayo. Relax ka lang.
Itong si... Itong nag-comment sa'yo, siguro hindi niya po alam, hindi niya lang alam kung anong talagang ginagawa niya dyan. Nahirap para tumulong at makapaglingkod sa mga may hirap. Sige po, yan lang po. Patuloy po natin supportahan yung mga charity vlogger. Ganun din po si Kuya Bal Santos Matubang, si Kalinga Prab, si Edna Vlog, si Bobby TV 143 at ang kanyang mga kasamahan. Ganun din po ako si Tito Manny Vlog. Maraming salamat po. Diyos mabalos. God bless you all. Ma'am! Usap tayo, ma'am. Best friend Italy. Inutusan kami ni Kuya Bal na pumunta dito. Hindi kami dito pumunta na walang utos si Kuya Bal. Huwag kang magtatalak ng ganyan. Anong walang respeto? Talakan ng talak. Hindi mo alam yung utos sa amin. Pinapunta kami dito sa Lingap Center para mag-vlog at maghatid ng mga kailangan. Anong walang respeto? Ikaw ang walang respeto kasi talakan ng talak. Hindi mo pa inaalam. Mambisprin, Italy. Di ba? Si Kuya Bal nasa meeting, kami ang pinapunta dahil walang maghahatid ng pagkain. Anong sabihin walang respeto dito? Ikaw ang walang respeto kasi banat ka ng banat, hindi mo muna tinatanong. Talakan ng talak, walang respeto? Ayan o, wala natin respeto. Nauna tayo mag-vlog kay Kuya Bal. Sana all po alam yung nangyayari sa likod. Ma'am, mag-isip ka. Naging bubo ka tuloy sa sarili mong ginagawa. Inutusan po kami ni Kuya Bal. Inutusan kami pumunta rito, huwag mo sabihin ganun. Inutit po namin yung mga product po. Nakakainit ka ng ulo. Pagod kami, babanatan mo kaming ganyan. Mainit pa nga po. Huwag ganun. Alamin mo muna, tanungin mo muna kami, Bobby TV. Approve ba ni Kuya Bal yan? Sasagutin kita. O yan po, alam naman po pala ni Kuya Bal eh. Kaya dapat po, magtanong-tanong muna bago po mag-comment. Tanong-tanong muna po tayo bago po tayo mag-comment kasi kawawa naman po yung tinitira natin eh. Hindi naman pala po, mali naman pala po yung comment mo eh. Pagod na nga po yung mga tao. Tapos mag-comment pa po tayo ng hindi maganda para sa kanila. Siyempre, mag-high blood po yan. O, ito pa po. Ganyan. Mainit pa nga po. Huwag ganun. Alamin mo muna, tanungin mo muna kami, Bobby TV. Approve ba ni Kuya Bal yan? Sasagutin kita. Hindi yung babanat ka ng napaka wala mong mudo. Ano klaseng tao yan? Nakaka-highblood ka. Ano tinit ng panahon, babanatan mo kami ng ganyan. Ikaw dito magbuhat ng paninda. Ikaw mag-deliver. Hindi kami gumagalaw na walang utos si Kuya Bal. Nasasanay kayo na hindi kayo sinasagot. Putak ka ng putak, para kang manok na putak ng putak, wala kang itlog. Napaka ano mo. Ngayon, ito pa. Pupunta kami kay Lola Lydia ngayon dahil magdi-deliver ako materyales. Sasabihin mo, wala na naman paalam kay Kuya Bal. Nagpaalam kami. Lahat ng pununtaan ko, alam ni Kuya Bal, utos niya na magdi-deliver ako. Ayun po, na-i-blood si Bobby TV, 143. Kaya huwag po tayo comment ng hindi maganda. Na hindi naman natin alam yung totoo nangyayari. Bago po kayo mag-comment, panoorin nyo muna po kung ano po talaga yung totoong nangyayari. Comment po kayo ng comment kagad. Mali naman yung comment nyo. Siyempre, mag-iinit naman po talaga yung ulo ng mga tao kasi napapagod din po yung mga yan. Isa pa, biruin nyo naman. Tumutulong na nga po. Tapos magko-comment pa tayo ng hindi maganda para sa kanila. Nakakawalang ano po yan. Kumbaga, nakakawalang gana po sa parang nakakainit po talaga ng ulo. Kaya pag-isipan po natin mabuti bago tayo mag-comment. Hindi po yung tira lang tayo ng tira. Sige po, ito po si Tito Manny Vlog. Maraming salamat po. Pakisubscribe na lang po. God bless you all. Diyos mabalos.